Nanunumbalik na ang turismo sa maraming bansa, pero maraming nakararanas ng kakulangan sa manggagawa. Ang Thailand, gustong kumuha ng hotel workers mula Pilipinas. Base sa pakikipagpulong ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Thai Tourism Minister. The minister complimented and gave high praise sa ating mga Filipino workers that used to be in Thailand and occupy these skilled and middle management positions in the accommodation sector. Kaya lang sabi niya na na-repatriate daw madami sa kanila, and that is why now they're currently experiencing a 60% shortage of their workforce in the accommodation sector. Pero maging dito sa Pilipinas, malaki ang pangangailangan sa mga manggagawa. Sa pag-aaral ng International Labor Organization, ikalawa ang Pilipinas sa Asia-Pacific region sa pinakamaraming nawala ng trabaho sa turismo noong 2020 dahil sa pandemya. Kaya ang problema ngayon ng mga hotel sa bansa, paano mapapabalik ang mga manggagawa na nakahanap na ng trabaho sa ibang industriya? We are faced with some manpower challenges with a lot of hotels. The pandemic obviously created options for a lot of people. Yeah, we're really trying to make the environment for our staff one of growth, where they feel that they can grow themselves personally, they can benefit. Isang hotel naman sa Pasay ang permanente nang magsasara simula Setyembre. Ayon sa New Riviera Development Corporation, isasara ang Hotel Gen para sa redevelopment. Siniguro ring tatanggapin pa ang mga reservation hanggang August 31 at susuportahan ang mga apektadong manggagawa hanggang December 31, 2022. Siniguro naman ni Frasco, tinutugunan ng DOT ang pangangailangan ng local tourism industry. Isang job fair ang ikinakasan ng DOT kasama ang Department of Labor and Employment simula September 22 para mapunan ang pangangailangan sa manggagawa. Magkakaroon tayo ng balance of employment opportunities between international employment and domestic employment. Nilinaw din ni Frasco na bahagi ng nabuong kasunduan sa Thailand ang pagtutulungan para dumami rin ang turista sa Pilipinas. Bukod sa Thai nationals, pwede rin ipromote ng Thailand ang Pilipinas sa kanilang mga turista. Sa ngayon, pumapalo na sa 1.3 million ang tourist arrival sa Pilipinas mula nang magbukas sa banyagang turista noong Pebrero, malayo pa sa 8 million tourist arrivals na naitala noong 2019. Sa taong 2025 pa nakikita ang full recovery ng tourism industry sa bansa, pero target ng DOT na magawa ito ng mas maaga. Zen Hernandez, ABS-CBN News.